Totoo lang po. Matagal na po namin pinaghihiwalay silang dalawa. Pati yung sabi ng mga anak niya, matagal na po silang pinaghihiwalay. Ngayon po, ang problema doon, wala na po siyang uuwian. Kasi hindi na po siya tinatanggap ng mga kapatid niya. Naawa lang din kami. Pero sa totoo lang po, hindi naman po siya sinasaktan. Tapo. Pwede po kay Madam Mayeng? Asa ba yun? Good morning po ulit, Ma'am Mayeng. Marie na lang po. Marie? Apo, Marie. Okay. Kuya Lito, hindi ko alam pa paano ko sisimulan. Yun. Medyo... Tungkol doon kay Nanay Apo lahat eh. Napagsusumbungan ka yata ng problema niya. Pwedeng bigyan mo kami ng kwento doon sa paglapit niya sa'yo. Parang ikaw yung, sabi niya, ikaw yung napagsusumbungan. Nakakapag-open lang naman po ng yung mga simpleng ano lang naman po. Sige po, pwede po bang malaman kung ano po yung naisusumbong sa inyo ni Nanay Apple? Tulad lang po ng ano, minsan kung wala sa, yung kung ano yung wala sa bahay nila, kung ano lang po yung ano, kulang, yun po, mga ganong problema po, tulad sa, ano, sa pagkain nila, minsan wala sila, ganon po. Meron po kasi kaming kailangan linawin, at gusto naming malaman gaano po katotoo to. About sa mga pananakit ni Tatay Diyos, kay Nanay Apple at sa mga anak. Eh, sa batas naman po kasi bawal yung manakit. Eh, ang para sa akin naman po, kung katulad po nun, nasasaktan na siya, pwede naman po siya, kung sobra na yung pananakit sa kanya, pwede naman po siya lumapit sa ano po, na humingi ng tulong. Yun lang naman po. Pero yung sa pag-aaway nila, hindi ko po totally alam kung ano yung punot, ano nilang, opo, yung away po nila. Madalas ka ba niyang pagsusumbungan? Ano na lang po, pagka minsan po may problema, wala po sigurong napagsasabihan. Nakakapagkwento naman po siya ng konti. Gano po kasakit yung masakit na kunwento na po sa inyo? Yung nakaraan niya po, nung bata daw po siya, yung sa atin niya, sa pamilya niya po. Yan, alam na po namin yun. Yung iba po? Yun lang pa naman po ang nasasabi niya. Tapos nung pagka ano po, dati po, yun nga po, pagka siguro nakakainom sa mag-asawa, mayroon po talagang ganon. Eh, pagka sobra naman ang pananakit ka ko, eh, pwede pong umano. Magsumbong sa dapat pagsumbungan. Gano'n po ka totoo yun, Ate Mayeng, kung alam niyo po na kukwento niyo ba sa inyo, nasusumbong niyo ba sa inyo yung pagka may pera siya kinukuha at pangiinom lang? Hindi naman po. So wala po siyang nababanggit na gano'n? Wala naman po. Ang sabi lang po niya, ipatatago niya sa asawa niya. Okay. Mamayeng, maraming salamat po sa oras, no? Okay po. At yan, ingat po kayo dyan lagi. Thank you din po. Okay. So kayo din po. Punta na tayo. Wala ka bang message kay... Kay Nanay Apple? Sana po makapag, ano siya, yung umayos po yung isip niya at maisip niya rin yung para sa kapakanan ng anak niya. Yun lang po. Ayun. Sana ma-improve yung buhay niya. Tama po. Kayo po, sa inyo, kasi maraming nagsasabi na may problema siya sa pag-iisip. Para sa inyo, may problema po basta talaga siya sa pag-iisip? Ang observation ko lang din po para sa akin, may time naman po siya na maayos yung isip niya, may time din naman po na, kumbaga po parang meron, ano po, diferensya. Pero kung iintindihin naman po, may time po na ano, maayos naman siya. Siguro parang sa depressed ganun po. O pa kaya nakuha sa yung nangyari sa buhay niya. Opo. Okay. Eh, ang ano ko lang po sa kanya, yung sana yung isip niya maging maayos po para yung mga anak niya meron din pong ano yun, sa hinaharap po. Ala ka na pa sina mga pasanya, sugat, para nakwento niya sa'yo? Ano po kasi, nakajakit minsan po eh. Mas madalas yung nakajakit. Ala siyang nasumbong sa'yo. Yung, tingnan mo yung ginawa ni Tatay Joe. Ala naman po. Ala naman. Okay.
Okay. So, paano po? Okay. Maraming salamat po sa oras. Thank you. Okay. Taicho, kumusta po kayo? Ito, multi naman. Okay. Itong 52 minutes? Okay. May paparinig po kami sa inyo, no? Wag po kayo, relax lang po kayo. Upo po magsandal kayo. Lang po kayo, tay. Yan. Okay. Kaya na lang po umawak, ate. Para marinig din po ni tatay. Okay, wait na. Putulin po muna natin dito, ate. Si ate muna. Gusto ko si ate muna ang tanungin ko. Sa tingin niyo po, ate, ano po yung pinaka dahilan kung bakit siya makikipagwalay? Yun na nga po yung kasi bago pa yung dumating sa kanila, noon okay sila. Lalo na siya yung nakarating sa inyo. Kung tasa, totoo lang po, matagal na po namin pinaghihiwalay silang dalawa, pati yung sabi ng mga anak niya, matagal na po silang pinaghihiwalay. Ngayon po, kahit po kasapin niyo yung mga anak niya, ngayon po, ang problema doon, wala na po siyang uwian. Kasi hindi na po siya tinatanggap ng mga kapatid niya. Naawa lang din kami, pero sa totoo lang po, hindi naman po siya sinasaktan. Depende lang po kasi sa mag-asawa yan, kahit nung kami, nag-aaway rin kami. Pero hindi naman kami nagsasakitan. Sa mga narinig niyo, ate, ano po yung masasabi niyo? Kasi doon sa sinasabi niyo, wala po, hindi po totoo yun. Na, depende po kasi, di ba, pag umiinom po, daan-daan pa niyang anak, na aborido, hindi naman po binubugbog ng binubugbog. Pero gano'n po kadalas, gano'n po katotoo yung pag may pera, kukunin ni tatay pang inom? Ay, hindi po totoo. Kasi... Yung may video okay pa? Ay, hindi po nag-video okay si tatay. Kumata. Hindi po marunong okay. Niya mag-video okay. Sa totoo lang po, nung binigyan niyo ng pera noon... Birthdayan lang. Hindi rin po siya pinahawakan ni tatay ng pera. Kasi nga, ganun kung ano ang mga binibili. Kung ano ang mga isip bata po siya. Kung ano ang mga binibigyan niya. Ilang beses lang, pabutak pa ng panong. Tapos binibigyan siya ni tatay ng, hindi ko naman po kinakambihan ang tatay ko. Kahit po pagharapin na lang silang dalawa, kasi sila po ang nagkakaintindihan. Pero nakikita namin. Ay, ang gusto niya na makikiwalay. Di mo na tayo, sandali. Ang dating kay Nanay Apple, parang ang laki ng takot niya. Sobrang takot po niya sa inyo. Gano'n? Ano, lagi po minsan napapagalit na dito yan. Then, minsan, nilabahan, isang buwan na hindi pa nalabahan. Maglinis ka man ang kako pag wala ko. Okay, tama po yun. Tama po yun. Dating ko, puro kalat. Hindi makaglinis. Tingnan mo yung bahay ngayon, malinis din ako nag-isa dito. Oo nga po, kukuha ko nga po sana eh. Pero sa tingin nyo po, Tatay Joe, bakit ganun na lang siya? Parang yung phobia, parang papatay nyo siya ang dating. Magahan po daw yung kamay nyo. Sasapakin ko siya eh. Natulog yan. Opo, pero asan nagawa niya na po yun dati? Hindi. Yung honest na sagot tayo, gusto ko yung totoo lang, gano'n nyo kadalas siya sinasaktan? Yung totoong hindi, ano lang hindi po? Hindi ko na sinasaktan yun, pinagagalitan ko lang. Pinapagalitan niya, tapos minsan na ano niya sa sobrang gigil na, pagod na po siya. Yung nasa paknyo tayo, huh? Alos mabla kayong matan, yung ano, pumutog yung labi niya. Totoo po wala yun. Ay, hindi po siya. Sa tingin niyo po, ano, magagawa po ni tatay? Baka din yung tinulok ni Aben. Oo, yung nagalit si Aben. Alam po ba niyo? Ano yung pinatay niya manok ni Aben? Tay, ano yung pinaka masakit na nagawa niyo pananakit kay Nanay Apple? Yung honest na sagot. Gusto ko yung totoo po. Hindi ko nasakta pa yun. So, bakit ganun ho siya umiyak sa amin ngayon? Kaya... Nasa parte yung kami. Yung bago kami sama. Parang masisiraan ang ulo niyan. Kung ano siya sabi. Mayroon yung baboy na mukuha ko sa akin. Mayroon tatlong kabayo. Taong kabayo. Ako naman sinukulo ko. Para naman siguro mga isang buwan. Panayanan kong bawang eh.
Okay, so walang katotohanan, Tatay John, na lagi niyong nasasaktan. Nananakit po kayo pagka wala akong perang ibibigay pang inom mo sa inyo. Ay, hindi totoo yun. Yung pananakit po sa mga anak, yung parang mamamatay, yun. Si Baninang po, parang mamamatay na daw po siya nung sinuntok niyo sa tiyan. Hindi ko sinusuntok yun. Pinapalo ko yun sa puwit. Ayaw ko Yung pong hawakan niyo daw yung dalawang paa, tapos... Patiwarik po. Patawarik. Yung po ba eh, hindi totoo din, Tatay Jo? Siya lagi ang namamahal sa mga anak niya. Tao siya po yung nag-aalaga eh. Kasi si Tatay parati na sa trabaho. Nandyan na pag nga daw po walang abutan na kanin yata kayo, ngayon si Nanay Apple tsaka anak niyo pinag-iinitan niyo. Hindi po. Yung tinapon niyo yung kaldero sa mukha niya, totoo po yun? Ay, hindi po totoo yung yan. Yung tatapon ng kaldero. Hindi, ikaw nanay kasi hindi mo makikita yun eh. Siyempre ito po, magkakaroon ng question mark to ate kasi sasabihin tatay niyo si Tatay Joe kaya baka hindi maniwala yung mga manonood. Ngayon, paano niyo po kami mapapaniwala? Doon po sasabihin niyo. Eh, ang maganda na lang kasi nito, yung mga anak para siya tapos si... Si nanay pala. Yun, okay. Maganda yun pag-usap-usapan. Yung pong nakita namin nung pumunta tayo noon, nang huli sila ng ipon. Ipon. Ang sabi niya doon, kumukuha yata sa tindahan dyan, na sabi ni Tate Jo, kumuha kayo dyan pag gusto nyo. Ang sabi niya, hindi daw siya pinauutang. Kaya ang nangyayari, umuulam sila asin at saka tubig. Totoo po yun. Pero kami po, wala rin kami maibigay dahil wala rin kami. Ito nga sa akin yun, doon sa trabaho. Wala po kami rin. Ba't naman, ito yun naman tayo, bakit yung anak mo? Si Hiro saan binigay kong bigas. Nagpunta sa akin, wala lang sila. Binagla lang ko uli. Pinagbigyan. Tapos nung dumating si tatay, mayroon na naman mga grocery, ako. Mga kapi-kapi. Bili tayo uli. Tapos iniwanan niya, tapos umalis na naman siya. Ilan yung iniwan mo tayo, tapos ang tagal mo naman doon? Minsan, isang linggo na nakaka-uwi ako dito. Alam mo naman yung iniwan mo kung maghapon lang, tapos na yun. Paano yung bukas? Mga lawat, mga tlo, isang linggo. Hindi ko lang iwanan siya ng kakaunti lang. Ito. Kung 15 kilos, di man kaya ubusin ng isang linggo yun. Hindi, yung pang-ulam mo tayo. Binibigyan ko pera. Bibili mo ka ako sa tindahan. Kaso, isang araw, tatlong busi ko yung talo, mga titira ang binibili. Hindi bibili ng ulam. Pag bumuwi ako, bibili ang 1 kilong manok. Kasama pa siya. Adobo mo yung kako. Nababahala. Titira nga binibigay ko sa kanya. Nasa isa dyan, bibili titira. Pag inis yan, doon sa patubato. Pag uwi, puro titira. Maganda lang po yung para po. Kung talagang gusto makipaghiwalay talaga sila. Gusto ko sa mo. Kausapin niya, tsaka yung anak niya. Yun po yung gusto namin. Yun po yung gusto namin, Tatay Joe. Para maliwanagan po kayo. Hindi ko siya dito, pa-alisin ko sa kapatid niya. Isasama po namin kayo. Nabagit din sa akin yung paghihigib, halos siya po yung naghihigib, hindi niya man lang siya tinutulong maghihigib. Hindi po, yung bata po mga naghihigib. Mga anak po yung ihigib. Inuutusan nga po. Si Ingil, pati si bakla, pag hindi sumusul, pinapalo niya. Pinapalo niya. Kaya nga sabi po ng mga kapatid niya, paano naman po? Kaya mayroon. Kasi nga po, di ba matagal na po sinasabi, isama na daw si ganyan. Kasi nga po, hindi na po kaya ng tatay. Okay. Ngayon po, nakapag-isip nga ng ganyan. Siguro nga, pag sinabi ni Apple na gusto makipaghiwala kay tatay, kasi nga may edad na rin si tatay. Baga gusto mo gana pa iba? Ay, hindi po. Naisip lang po ni Apple yun. Hindi siguro tayo. Hindi po, may point. Kasi meron hindi no... Po, kaya naisip po niya na ganyan makipaghiwalay kasi nasa OB na siya. Kung dito lang, noon pa yun eh. Ayaw lang ate, tatay. Nasa OB na siya ngayon. Oo. Kaya gusto niya naman makipaghiwalay. Kasi bakit? Noon nandyan siya, hindi siya okay. Kay Tatay Jo. Hindi po. Kasi nga, kahit siya naging nandyan siya. Tahimik na tahimik nga sila eh. Ipindi lang naman kasi nag-aaway silang... nag-aanuhan sila kasi hindi nga namin yan pipigilan dahil nga hindi naman binubugbog ng binubugbog. Minsan naririnig ko yung bungang kako, andyan na namang kako. Mabuti pa nga nandun siya, nag-isa siya. Kaya lang po nasa amin niya yan kasi nasa ano na siya. Sobra pong nababahal at nalulungkot yung puso ko. Kasi iyak po siya ng iyak eh.
Alam niyo yung ano, kaya ho siya nakakapagsalita na, nakakapag-open, para bang feeling niya parang meron na siyang masasandalan, kaya kaya niyang sabihin yung mga nangyayari po sa inyo. Malakas na po yung loob niya na mag-open. Kaya po niya nasasabi yung mga pananakit niyo, lahat yung mga problema po niya dito, kaya po niya siguro nasasabi, dahil nga feeling niya meron na siyang pamilya, karamay. Para karamay. Sa tingin niyo tayo, hindi totoo yun yung mga sinasabi niya? Yung pananakit, yung banta sa buhay niya. Nasaktan, nasampal ko yun, nasa panting kami, wala pa kami anak. Sobra akong nalulungkot, bakit parang napakadali niyang sabihin makipag-iwalay na sa inyo. Baka mayroon naliligaw sa kanya doon. Sino po kaya manliligaw, Tatay Jo? Doon bang ano nun? Para sabihin niya makipag-iwalay. Hindi po yun ang point. Basta ang ano ko lang po doon, kaya niya yung sabihin niya makipag-iwalay kasi nasa okay na siya. Nasa na sa inyo. Yun lang po yun ang true talaga. Walang dahilan yun. Bawihin ko siya sa pantinga para... Hindi, Tatay Jo, gusto niya magpasundo sa lolo niya, si lolo... Sino lolo po ba? Nanawagan po siya na... Ayaw po po totoo, may kaya sa buhay mo si lolo niya. Hindi ko nakikita. Gusto niya magpasak lolo sa lolo po niya. Gusto niya magpasundo. Gusto niya iwan talaga kayo. May mga inyong mga, kung iwanan niya ko. Sige po, pag ano na lang pong ganyan, para pag-usap-usapan na lang po. Ayoko naman nung ganun. Kasi gusto namin magkaayos ko kayo, mapag-usapan nung dapat. Yung sigulot ba ko yun dito? Hindi ko kaya siya nasaktan siya dahil ayaw ko kayong umuwi. Pero pilit ko kayong umuwi. Pero sabi ko, magtulungan mo tayo. Sabi ko nga, ikaw na lang ako magpaanam doon ka, brother. Sabihin mo nga, umuwi ako. Bigyan niyo po kaming oras, okay lang. Mag-usap po kayo. Sama po kayo. Okay. So, paano po, ate? Bago sa po sa mama, ate. Hindi na. Paano yung bigas? Iwan ko na. Iwan niyo po. Ang daming bigas po doon. Baka ubos na yung... Hindi po.